Pakibigyan po kami ng detalye dito po sa pagbaba ng unemployment rate. Ano po ang dahilan para dito? Well, tama po yun. Bumaba po yung unemployment rate po natin. Medyo sa mga ganito po kasing panahon, mga bare months, mas marami po talagang trabaho ang nakikreate. At dahil po doon, mas maraming mga manggagawa ang nakakapaghanap po ng trabaho. Mm-mm. Yung nakita ko kasi na parang kahit na bumaba nga itong unemployment, pero tumaas po yung underemployment. Ito naman yung parang mga naghahanap ng racket. Ano po? Bakit po ganyan yung nakikita nating senaryo? Tama po yung nakita nyo at ito po ay indikasyon na positibo po ang labor market. Mm-hmm. Sapagkat mas marami nga pong nakikreate na trabaho. Ang challenge nga lang po dyan ay yung makapag-create pa ng more quality jobs. Mm-hmm. Pero sa tuwing ganito pong quarter, sasapit po ang Disyembre, mas marami po tayong mga kababayan na naghahanap pa ng karagdagang trabaho, karagdagang oras ng trabaho. Yun nga yung itatanong ko kasi parang sinasabi niyo po positive po yung ganyan na kahit na tumaas yung unemployment rate. Pero ibig sabihin po nga, hindi nakakapaghanap ng mga regular jobs bukod dun sa parang racket nga ito. Yung iba kasi naman minsan sinasabi parang overqualified sila dun sa mga trabahong pinapasok nila at parang gig economy lang ito or yung mga racket lang naman. Ano, ano po kaya ang ginagawa ng gobyerno tungkol siyaan? Well, ang ginagawa po natin ay patuloy po kayatin yung aking mga investor na magdagdagan ng pondo at yung mga man po na galing po tayo sa kanta. At din na rin po naglalagay ng kanta ng pondo. So, Yusek, medyo magulo lang po yung linya. Ang kailangan po kasi natin ay makapag- Pakiulit lang po. Oho, pakiulit. Medyo napuputol kasi yung linya. Pakiulit lang po. Ano po yung mga ginagawa ng gobyerno para matugunan itong mataas sa underemployment rate? Ang ginagawa po natin ay lalo pang makapag-create ng isang enabling environment para mas marami pang negosyo ang maglagat ng kanilang puhunan at yung mga nasa negosyo na po ay mag-expand ng kanilang investment. Isa po dyan na panatilihin po na natahimik yung mga issues. Walang mga belga, walang malalaki na labor issues. Kasi nakakatulong po para po na. Yusek, yung halimbawa yung pagbibigay po ng mga training para mas lalo pa pong tumaas yung ano yung mga kayang gawin ng ating mga manggagawa. Kasama rin po ba yan? Opo, kasama din po yan. Pero ang training po, una po nating binibigay doon po sa mga naghahanap, walang trabaho. Pero yung mga mayroon naman po trabaho, may available training naman po tayo dyan for upskilling and reskilling. Sapagkat ngayon po, iba na hindi po kagaya ng mga dati. Na, ngayon po, marami po tayong mga trabaho sa gig economy. Yung nasabi nyo nga po, as well as freelancing. Pag bukod po dun sa sinasabi kong gig economy sa mga ganitong panahon, halimbawa dahil nga bumaba yung unemployment po ito, ibig sabihin dumami nga po yung mga may trabaho. Ano ba yung mga, lalo na kasi parating yung binanggit nyo, parating din yung Kapaskuhan, ano ba yung mga industry or yung mga sectors na karaniwan na nagkakaroon po o nadadagdagan po ng employment? Sa services po, madami po. Dumaki po yung services po natin. At sa retail, dumami din po yung kababayan po natin na nakapagtrabaho po sa sector na ito. Yusek, isa pa pong gusto namin malaman sa inyo, meron po kayo kasing emergency employment program para po ito dun sa medyo marami kasi yung nawalan ng trabaho dahil dito sa sunod-sunod po na kalamidad. Pakikwento po sa amin, ano po ito at naglaan po ata kayo ng pondo para dito? Malaki po ang kailangan namin para sa emergency employment. Well, sa ilang probinsya at institution, kami po ay nakapaglaan po ng 1.3 billion. Pero ito pong pondo po ay nakatutok doon po sa dalawang region na doon pong nakapagpunong bagyo. Una po yung Ridge 5 at pangalawa po yung Calabar Zone. Mm-hmm. Sa Calabar Zone, nakapaglaan po at nakapit na 400 million para po sa mahigit ng 7 to benefit for emergency. Ano pong ibig sabihin yan? Ano po yung mga klaseng trabaho na available? Since ito po ay bahagi ng recovery at rehabilitation dahil po sa mga kalamidad na nagdaan,
ang kanila pong mga gawain ay community healing, debris clearing, at pag-asa sa ayos ng mga public infrastructure. Katunayan, marami pa po tayo mga request na natatanggap para maglinis ng kanal, ng palengke, madaan, sa mga maliliit pong, lalong-lalo na sa maliliit pong bayan ng Patanga at Kamsur. Okay. Yung binabanggit nyo, ulitin lang natin, mahigit 1 milyong piso para nakatuto kayo dyan sa Bicol at sa Calabarzon. Pakikwento na lang din po or bigyan ng impormasyon yung ating mga kapatid kung interesado po sila na mag-avail nitong emergency employment program nyo. Ano po ang dapat nilang gawin? Sa mga kababayan po natin na interesado o naapektuhan po ng pagbaha dahil sa dulo po ng Christine, sila po ay pwede pong sumadya sa aming mga opisina o kaya lumapit po sa pinakamalapit na Public Employment Services Office. Naman po ang mga peso, naman po ang makikipag-coordinate sa aming mga tanggapan sa region. Ilan po ba yung tala nyo ngayon na apektado or na-displaced dahil dito sa mga bagyo? Sa workers? Well, ang tala po ng NDRIM team, mahigit pong lahat naman po kasi apektado. Mm-hmm. Lahat naman po yan ay mga manggagawa. More than 8.5 million mga individual. Mm-hmm. Pero yung tulungan po namin dyan ay nasa 250 plus thousand na mga kababayan po natin na i-enroll po natin o kwalifikado under the program po ng DOE na tupad, yung emergency employment. Yusek, huli na lang po, linawin ko lang. Itong inyong programa ay iba pa po ito doon sa programa rin ng DSWD dahil di ba may mga tupad sila na program, yung mga ganyan po doon sa mga calamity areas. Hiwalay pa po yan? Opo, yung tupad po ay programa po ng Department of Labor and Employment. Mm-mm. Ang DSWD po may AKAP sila. AKAP pala yun. At meron po silang AIC. Iba naman po yun. At kami po ay Opo, nagtutulong-tulong po kami para mas marami po tayong kababayan na matulungan. Okay. Maraming pong salamat kay Labor Undersecretary Benjo Benavides.